Hello po ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Pinoy Games ulit tayo. Dito sa katatapos lang na 4th edition ng kamatsas, Fast and Furious, Round 2 Best Game. Ito ay sa bakbakan nila National Master Edmundo Gatus versus FIDE Master Dino Balyaser. Ayan, si Gatus kilalang kilala po yan sa buong Pilipinas. Napaka-veteranong player. At si Dino Balyaser naman, bata pa lang po ko, no? Kasabayan ko na yan. Kababata ko yan, kumbaga kasing edad ko rin yan. Okay, tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Gatus, nag-E4, nag-C5 si Balyaser, Sicilian. Nag-Knight F3, D6, nag-Bishop B5. Kilala ko na talaga si Gatus na Rosolimo player against Sicilian. Nag-Knight C6 harang lang at dito nag-Castle. Bishop G4 para pressure pin kagad. At dito paalis kagad. Kinapture kagad ang Knight. Capture. Ayan, at dito nag-Rook C8. Okay, itong Rook C8. Ang bagong tala sa talaan ng aklat. Ayan. Kasi sa mga nagdaan, may tumira ng E6, may tumira ng G6, may tumira din ng A6. Ayan. Itong Knight F6, kaya may arrow yan, eh medyo alanganin kasi pwedeng capturein ng Knight o kaya E5 muna. So may pressure sa Knight sa C6. Okay, kaya Rook C8, new move. At dito nag C3. Ayan, protection muna sa D4. Nag-Queen B6, paalis na sa Bishop. Knight A3, develop na, nakadepensa pa sa Bishop. At nag-Knight F6, develop din. Nag-Rook D1, ayan, para mag-D4 na. Nag-A6, paalis sa Bishop. Bishop A4, maintain lang ang pin. At dito nag-Knight D7. Ayan, saan ilalagay ang Knight papunta sa E5, no? Yun nga lang, kapansin-pansin dito na medyo late ang development ng King. Nasa gitna pa. Nag-D4, ayun. Good move ang tira ni Gatus. Kasi nga, late ang king, eh, nasa gitna pa. So, kahit na medyo tipong pa-sacrifice, eh, dapat gawin yan para maka-atake kagad. Kumapture sa D4, capture, at nag-Knight D4. Talagang inaccept ang sacrifice. At nag-Queen E3. Yun lang. Kasi pag Queen E3, tingnan nyo po, ang laki na ng evaluation bar, pag Queen E3, bumaba ulit. Dapat daw ang tira, Bishop takes Knight. At kapag kumapture din, tagpas doon sa F7. Yan, medyo delikading na black dito kasi talagang exposed ang black king. At halimbawa, kung mag-knight E6 kasi may bishop E3 na paparating, may B3 lang. Ayun, para mag-knight C4, tapos bishop B2, tapos may mga lundag ng knight check. Nako, lakas. Late pa ang development ng pieces sa king side. Ayan. Okay? Bakit hindi ginawa yan, ano? Nag-Queen E3. Ito muna ang tineret. Nag-Knight C6. Ayun. Naka-atras kagad, no? Isang tira lang. Nakalusot si paring Dino. Oo nga, no? Siguro inisip dito ni Gatus. Anytime naman yan. Baka in-expect niya ito, eh, no? E5. Pero ganda nung Knight C6, oh. Yung balik, oh. Nag-Queen G3. Umayaw sa Queen to Queen. Siyempre, nag-sacrifice ng pawn. So, iwas sa Queen to Queen. Nag-G6, ayan na, para maka-develop na, maka-castling. Bishop E3, atake muna sa queen. At nag-queen A5, tempo attack sa bishop. Nag-bishop B3. Ayun, pressure lang. Bishop G7, knight C4, atake sa queen. At nag-queen C7, bishop F4. Ayun, pressure lang sa D6. Nag-castle at nag-queen H4. Ayan, para baka ipalit na sa fianchetto bishop. Knight D4 para may pangtagpas na rin sa bishop. Nag-knight E3. Ayun, para naman kuhanin ang D5 square. Pero dito ay talagang, ayan o, palaki ng palaki ang evaluation bar pabor sa black. Dapat daw dito ay bishop G5. Ayun. Kasi may double kasing paparating, eh. Yan din na nakakailang. Eh, sayang yung bishop. Bishop G5 daw ang much better. Pero dito, balik tayo, nag-knight E3. At good move naman na i-eliminate talaga yung bishop. King H1, capture. So, sino pa ang haharang dito sa diagonal bishop? Malakas yan, eh. Kumapture sa B2, Rook AB1, Bishop G7, umuwi ulit. Bilangan tayo ng pawns, 5 pawns na lang sa puti, at 7 pawns pa sa black. 2 pawns up kagad ang nakuha. Knight D5, Queen D8, at nag-Queen G3. Knight C5, ayan na naman, mahilig mamitas ng pawn si paring Dino, ah. Bishop C2, depensa, at nag B5, F4, para magi E5, no? Knight E6, so atake pa sa bishop. Bishop D3, Knight D4, at nag F5.
Ayan na, atake. Bishop e5, pang istorbo sa queen. Queen e3 at dito nag e6. Paalis naman sa knight. Knight b4 para may threat sa a6. a5, habol uli ng atake. Knight a6, nako. Hindi ba maligaw yan dyan? Nag b4 muna. Kasi kung magku-queen b6 dito, mukhang parang trap na eh, no? May bishop takes b5, ayun. Hindi pwedeng capturein kasi naka-pin. Ayun, kaya dito nag b4 muna. F takes g6, F takes g6. Ayan, pabor sa black, no? Bishop f1, so threat ang knight. Nag-rook c3. Naku, good move by Dino. At nag-rook d3. Queen f6, another good move, no? Para, ayan, so meron ding extra support sa tore. Kahit na nakatakip ang knight dyan, may epekto yan. At syempre, pressure sa f-file. Nag-rook takes c3. At dito po, sige, pakigess nyo. Ang brilliant move na ginawa ni Fide Master Balyaser. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga naka-spot. Queen takes f1. Brilliant. Sacrifice. Capture. Capture. Hindi pwedeng umangat. May bishop eh. Obligado iharang ang queen at nag-rook takes queen na parisay na ang puti. Bakit? Pag kinapture kasi, pwedeng capture na lang kahit pala hindi na i-knight e2 check, no? So, medyo ang layo na. Hindi na kayang habulin pa ang knight. Walang knight b4. May pawn kasi sa a5. Ayun. Pero maaga dapat winning si National Master Gatus kung nakita niya yung bishop takes knight, then queen takes f7, ano. Sayang. Isang tira lang na mamiss talaga sa chess. Ang laki kagad ng changes ng evaluation, mga kamatsas. Kaya dapat bawat good move, huwag nating pakakawalan. Maging maingat talaga. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito at muli naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel. Subscribe na kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatchas. Mag-follow na kayo sa mga di pa nakakapag-follow at mag-join naman kayo sa ating official website kamatchas.com. Maraming salamat. Magkita-kita naman tayo sa best game na naganap sa round number 3. Maraming salamat po.